parang mga tao dito sa Coro, makukuha ng aming kamera ang teleserye ng buhay ng mga ibon. Kung saan makikita ang pagmamahalan, pakikipaglaban, at sakripisyo ng dakilang ama't-inang ibon. Every time na tatanungin ako kung ano sa akin sa buong Pilipinas yung pinakamagandang lugar, number one pa rin para sa akin yung Coron. Kasi towering limestones, tapos fresh, clear, beautiful lakes. Sa ganda ng mga nabisita ko, hindi ko alam na may mga magaganda pa pala akong madidiscover dito sa lugar. Kasama ko si Chin at ang iba pang mga miyembro ng grupong Birdwatch Coron. So narating na rin natin itong isa sa mga famous birding site dito sa Buswanga, yung Capayas Creek Bird Reserve, no? Dito mag-aabang tayo ng mga behavior ng iba't ibang ibon. Yung iba dito, endemic lang dito sa Buswanga at sa Pilipinas, no? Yung iba naman, can be found all over. So Sir Erwin, magandang umaga po. Si Sir Erwin yung makakasama natin, siya yung kilala dito bilang bird whisperer. Tama po. Ayan, kasi napipredict niya kung saan dadapo yung ibon, kung kailan lilipad, at kung kailan babalik, at saan mismo babalik. Masusubukan natin yan mamaya. Sir, samahan niyo kami. Umaga pa lang, abalang-abala na ang mga ibon sa pagkayod. Ang hooded pita naghahanap ng makakaing uod na matatagpuan sa sahig ng gubat o forest floor. Hinahalugog din niya ang paligid para sa mga piling materyales na gagamitin niya sa paggawa ng nest o pugad. Maganda rin yung timing na pagdating natin. May iba, panahon ng paggawa ng nest. Magaling na arkitekto ang mga ibon. Ang lahi ng Paradise Flycatcher, kilala sa paggawa ng pugad na pinatitibay pa gamit ang mga sapot ng gagamba. Ang Blue-Eared Kingfisher, hindi rin mapakali. At akala mo'y hip-hop na sumasayaw. Pero hindi ito pagpapakitang gilas, kundi pagtatantya sa tamang pagkakataon. Nakadisenyo ang kanyang mahabang tuka para manghuli ng mga isda at insekto sa tubig. Sa mga dinadayo na ibon dito, itong naka-perch ngayon dito sa maliit na sanga dito sa may tabi ng ilog, yung blue-eared kingfisher na tila nag-aabang ng makakain niya yung sa isang maliit na lugar kung saan may mga isda. Maaaring magulang ang makulay na kingfisher at manguhuli siya ng isda para sa kanyang mga inakay. Maya-maya lang, minalas ang isda at sinuwerte ngayon ang ibon. Kaya mahalagang mapanatiling malinis ang mga ilog para sa mga kingfisher na dito kumukuha ng pagkain. Sa mga puno naman, dumidiskarte ang spot-throated flameback woodpecker. Sa kuhang ito ni Jean, makikita kung paanong tuktukin ng woodpecker ang kahoy. Walang kawala ang mga anay niyang pagkain. Ang kanyang malamartilyong tuka
gagamitin din niya para gumawa ng butas sa panahon ng kailangan na niyang gumawa ng pugad. Maya-maya pa. Gagamit tayo nitong hide, no? Na camouflage para dito papasok yung cameraman natin. Dito nila kukuhanan yung susunod nating ibon. Medyo sensitive kasi yun. Sensitibo ang mga inakay na ibon. Ang kanilang kalagayan, maaaring samantalahin ng mga predator tulad ng mga ahas at agila. Pero hindi yan basta papayagan ng kanilang nanay. Nakita natin kung paano siya mag-regurgitate ng food niya. Yung mga parents kasi, they would go out and hunt for food. And then pagbalik nila, yung mga nakuha nilang insects from their trip, itatago nila yon, and then kapag dating nila sa inakay nila, ibubuka nila at isusuka nila yon so that they can feed yung mga hatchlings nila, no? They can eat there also. Sa mundo ng mga blue paradise flycatcher, ang pag-aalaga sa mga inakay ay hindi lang trabaho ni nanay. Hati sila ni tatay sa gawain. So may sexual dimorphism. Ibig sabihin, we can tell kung ano yung babae sa lalaki sa kanyang features sa katawan. They would come, then they would leave. Rain or shine, wala pa yun. Ang inang flycatcher ay may kulay asul na ulo at brown na katawan, habang ang tatay naman ay asul lang ang buong kulay. Matapos ang feeding time, limliman time naman ang kasunod. Isang paraan ito ng mga adults to conserve heat kasi very important ito in the development of the chicks, no? At saka sa digestion sa mga pinakain sa kanila. So, ginagawa nila ito to encourage the metabolism, encourage growth sa mga chicks.